Siguro yung nahuli ko yung boyfriend ko na may kausap lang, kausap po. Yun na po, yun na po yung pinaka-worst siguro. Tapos, ano ba? Iniwalayan ko agad. Siguro yung nahuli ko yung boyfriend ko na may kausap lang, kausap po. Yun na po, yun na po yung pinaka-worst siguro. Tapos, ano ba? Iniwalayan ko agad. Ayoko na may kahate. So, yun. Yun in other words, na-experience mo na may kasabay ako, ka. Ako, na-experience ko. For me, siguro, pinaka-importante family-oriented yung guy. So, yun. Yun. Yung question po, if naka-experience na ako or na-maniac na ako. Siguro, ano ba? Parang wala. Kasi pag napapansin ko na medyo kakaiba na yung kilos ng guy or may gano'n na yung pupuntahan, ako na yung inaalis ko na yung sarili ko doon. Tsaka minsan, feeling ko natatakot din sila sa akin pag tumingin ako. Kasi tinitingnan ko na agad ng masama or ano, na parang, para alam nila na hindi ako papayag at hindi nila magagawa yun sa akin. So, yun. I agree with Rose, pero siguro depende pa rin kung paano nag-end yung relationship nyo. Meron naman minsan kung nalaman mo na niloko ka, pero nag-end naman ng maganda na pag-usapan nyo. So, yeah, why not? And pero kung hindi maganda talaga at pati yung mga taong nasa paligid niya, eh hindi rin maganda yung naging dulot sa'yo, parang ipagdadasal ko na lang po yung kanya. Sir, number one ko si Papa P. Every time na nakikita ko si Papa P, talagang grabe naman talaga siya. Nakakalaglag panty talaga siya. No? Second, si Jericho Rosales. Jericho Rosales. Ayan. Richard Gutierrez. Sino pa ba? Si Mr. Albert Martinez. Tapos, gusto ko si Wilbert. Parang inaantay niya yung pangalan niya. Ha? No. Tagawin natin si Ian, tapos si Wilbert. Oh, ay, si Derek na rin, mga seven pala. Seven pala yung gusto ko. Ayoko ng five. More than five. So, yun.